Okay guys, dito na po tayo sa pump room. Pakikita ko sa inyo yung diesel tank. Ito mag diesel tank na to. Ayan, pakikita ko. Ito yung diesel tank po para sa mga fire pump. Pakikita ko sa inyo. Ayan. Ang kalaki. Ito guys, yung pakikita ko sa inyo. Ito. Ito yung bundle na sinasabi. Tapos meron yan dito na drain. Kasi yung mga tulo-tulo ng mga diesel. Yan, ito po yung diesel niyan, pakikita po sa inyo. Ito po yung sanction, ibig sabihin dito pupunta yung diesel. Yan, iigupin niya papunta doon sa diesel. Ito na, yan o. Yan, ito po yun. Okay po, akyat tayo, pakikita ko po sa inyo. Para pamilyaris nyo. Ito po yung level indicator, nakita niyan. Level indicator po yan o. Ito naman filing point. Ibig sabihin ito ang filing point na po. Ito gagaling po dun sa labas pag magkakarga po ng ano ng diesel dito padadaanin nasa taas po yan. Yan. Ayan. At ito yung isa po naman yun spare. Pwedeng ito rin ang gamitin nasa kahitong yellow. Mamili lang kayo kung alin yung lalagyan nyo ng filing lane or diesel tank. Yan. Yan. Meron siya dito na open, open sa dito. Yan. Ito pa, yan, nakita nyo dito. Ito ko sa inyo. O, spare point. Pero ang dito ang ginamit nila ng contractor, ito ang ginamit niya na lalagyan ng gasil ng filing lane instead na yung kabila, di ba? Pero dapat 'yun ang spare, ito. Ito dapat yung spare at 'yun ang lalagyan natin ng filing. Ang ginawa ngayon nila, itong gagamitin nilang filing lane. Okay, kahit okay lang magkabalik tayo, walang problema. Ayan, ito pa, pagkakita ko sa inyo, air vent, okay ba? Dito, may nalagay siya dito para may nakagayon, para makasingaw yung diesel. Ito naman ang return. Itong return na to, ayan, pupunta ito doon. Pupuntang sa, yan, yan, yan. Yan. Pupunta dyan sa diesel na yan, sa diesel motor na yan. Okay ba? Pamilya na siya po dyan. Ngayon, ituturo ko rin sa inyo kung paano malalaman ang laki ng inyong diesel tank. Ang gawin nyo po, kailangan nyo po dyan yung cubic meter, ang volume. Ang formula po ng volume, it equals to length times width times height. Or dito, length times width times deep dito. Makukuha nyo na po kung anong size nitong diesel tank na to. Kung ilang volume po itong diesel tank na to, kung ilan laman ang kakainin na diesel. Okay po? Yan po ang pagkuha ko po paano po susukatin niyo po ito. Yan. Yan. Yung width, yung height, saka yung haba nun. Malalaman niyo na po kung ilan cubic liter ito na diesel tank na ito. Okay po? Yan lang po ang trivia po para sa inyo sumbara po sa mga baguhang mga mechanical engineer, mechanical technician or firefighting technician, ayan po. Pamilya na sa po itong diesel tank na to. Pag nasukat ko na po yung width sa kanya length na yan, lalaman ko po kung ilang cubic liter itong diesel tank na to. Okay po, may napamilize ko lang po sa inyo, ayan. Kung anong itsura ng anong diesel tank. Ayan po. Ayan yung, ano, ay, hindi ko alam kung ano sa English yan, pero yan yung kung sa amin sa probinsya, parang dyan lalagay yung baboy. Pero yan, may purpose niyan kasi, tapos meron yung drain doon, mga tulo-tulo na, hindi dati may iwasan, na tumutulo yung mga, yung diesel, pupunta na doon sa drain, hindi nakakalat pa sa dito. Ayan. Kasi na kayo, kinoconstruct pa lang to. Magbibidya ako susunod, kung pag naglalagay na ng diesel niya sa tank na yan. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan po, lalo na po yung mga baguhan. Itong ginagamit namin na diesel tank dito sa Middle East, especially here in Qatar, ang inyong lingkod. Okay guys, maraming salamat po. Jesus loves you.